What's up? Good morning. Happiness and energy. Let's go. That smile on your face. Sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di madanaw. Ano man hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Ituloy lang ang sipa, sa dulo'y kikisla. Dahil tumalo, dahil sumigaw, hawak-hawak This is our show, this is our Tagpamilya forever, it's Showtime! What's up, Showtime TFC and learners, and welcome sa pinamasayang online tambayan ng TFC that will surely make you happy. Ako nga pala ang artista na nag-aabang ng inyong package, Nico Natividad. Ayan na, XT la. Baka may totoo. At ako, ito, samahan ninyo kami today sa loob ng isang oras na siksik sa good vibes and happiness. My name is Anna Ramsey. Woohoo! Outside yes, word yes. Si Anna. Kami po ang mga madlang onliners, kami po ang bahala sa entertainment ninyo. San man kayo sa mundo, ako naman po si Janine Berdine. On kaya naman dyan lang kayo at dito naman kami. My name is Dan Delgado and this is Showtime Online U on TFC. Yes, syempre iniimbitahan ko po ang ating mga TFC onliners na mag-tweet, react at comment. Huwag kalimutan gamitin ang ating official hashtag for today. Yes, nako, at syempre huwag din kalimutang mag-subscribe and i-hit na ang notification bell dahil nako ha, 1.41 million subscribers na tayo. Go to 2 million! Salamat po, salamat! Thank you, thank you. Thank you so much. Showtime TFC Onliner. Syempre po, pag kayo ay nag-enjoy, i-share nyo na rin ang good vibes at happiness by sharing our link sa YouTube at Facebook ngayong araw and to send us stars on Facebook and Super Chats on YouTube. Yun. Yep. Pero ito guys, simulan na natin ang good vibes ngayong araw, di ba? Let's read our you quote for the day. Let's go. Ano pong inspiring quotes ang mababasa natin? Ito, basahin ko na. If you want to lift yourself up, lift up someone else. By Booker Washington. Oy, ang ganda ha. Anong paliwanag ba dyan? Anong Tagalog niyan? Sino muna magta-translate? Oo. Wala lang, kami ginagawa ako eh. Hello. Oo. Na-busy. Napakagandang quote ito ni Booker. Ano, diba? If you want to lift yourself up, lift up someone else. Huwag kang ano, kumbaga, huwag kang maghintay ka na papuriin ka. Hindi yung ikaw ang magsasabi sa sarili mo, ay, magaling ako, ganito ako, ganyan. Let your work, let your act, diba, ang mag-ingay na ganito ka. Hindi yung ikaw mismo nagagaling sa bibig mo, tapos, diba, puro lang nang di naman salita, wala naman din gawa. Sa madaling salita, yan yung kasabihan na huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Oo, bangkito diba? Lang, bangkito. Diba may magandang, saka, tataas, lift mo yung sarili mo sa paggawa ng kabutihan dahil kapag gumawa ka ng kabutihan, kusa kang tataas. At saka ang maganda nun, yung mga tao ang magsasabi ng about sa'yo na ganito ka, na nagawan ka ng mabuti niyan, naggawan ako ng mabuti niyan ni Nico, napangutang ako niyan eh. Huwag mo nang bagitin, Ana, ayoko na nagbubuhat ng bang. Ayaw mo? Pero diba, actually, parang ganun nga talaga, diba? You feel good by doing good stuff. Tsaka parang hindi ka maghihintay ng ano, something in return. Ay, kumbaga, tama. Parang, ano, parang mas nalilift up ka sa ibang, like, ginagawa mo sa ibang tao, diba? Parang,
Yes. Sure. Oo. Pero, tsaka maganda ano, maganda yung low-key lang. Alam mo yung low-key na parang hindi alam ng hindi kada lahat ng mga ginagawa mo kabutihan, ipapublish mo, ay, nag-abot ka ng ganito, may pa-picture pang ganito. Diba? Alam mo yon parang, alam mo yon kung talagang genuine kang tao na tumutulong, na gusto mong gumawa ng kabutihan, hindi mo kailangan i-announce, guys, tumulong ako. Ganon, diba? Para, tama yung sinabi nito, no? Kasi may mga tao kasi na, yung iba, na parang, gagawa ko ng mabuti o mag-share ako kasi ano, doble balik sa akin yan ni Lord. So parang nag-antay ka rin ng kapalit. You're expecting something in return. Na parang, pag ginawa ko kasi to ano eh, doble balik nito, baka next year, doble balik nito. Wag. Oo. Parang hindi ka nag-expect ng balik dun sa tao na yun. Nag-expect ka na agad ng balik sa taas. So parang, dapat kaya tayo tumutulong gumagawa ka ng mabuti dahil alam mo na yun yung tama. Yes. Hindi dahil nagagawa natin mabuti, selfless. Kung sayang, di babalik. Dapat marunong din tayo mag-appreciate sa iba, di ba? Para ma-appreciate natin yung sarili natin. Ang ganda ng kumpulong. Yes, tulungan lang. Super. Tulungan, di ba? Eh, may iba tayo. Si Booker, si Booker Washington po ay isang American educator, author, orator, and advisor sa ilang presidente ng Amerika. Diba? Diyan niya grabe talaga yan si Booker. Ganyan talaga siya. Close kayo. Parang na-advise ang kani Booker, ha? Iba rin. Yung paggawa ng ano simpleng kabutihan eh minsan nasa gawa rin yan. Katulad natin dito yung pagbibigay ng entertain. Eh magandang ano rin naman to. Kabutihan din naman tong ginagawa natin. Oo, pagbibigay ng saya, ng good vibes. Lahat tayo diba? Yan. Ayan. Oo, pero sa panahon natin ngayon guys, ano ba ang mga bagay na pwede natin gawin para makagawa ng kabutihan sa kapwa? Tayo as nag-host ng online celebrity. O siguro yung ano eh, yung simpleng wag pagpapakalat ng fake news, kabutihan na yun. Di ba? Totoo. Kabutihan na yun. Yung pagbibigay ng magandang informasyon sa mga nanonood, di ba? Kabutihan na rin tama po yan. Oo, ako for me, sa tingin ko, kabutihan rin yung pagbabawas natin ng pagiging judger natin. Diba? Oo, yung mga pagbabash ng mga ibang tao, bawasan natin yung panghuhusga natin sa mga tao na parang pag nakita natin ganito siya, meron ka agad conclusion sa isip mo. Diba? Yung simpleng mga ganung bagay, magandang ambag na yun, diba? Kasi alam natin na pagka ano, nagtuloy-tuloy yung mga ganyan, yung mental health ng kapwa natin maaapektuhan. So, maganda na yung simple, magandang ambag na yun, diba? Yung bawasan natin ang pagiging judgment sa kapwa. Yes. Itong makikita ako ng mga TFC onliners na nakakakita ng ganitong mukha, kabutihan na to ha. Kasi sa ayoko na talaga mag-work. Ayoko na mag-work. Pero siyempre, para sa mga OFW natin na namimiss na mga Pinoy-looking guy, ito, maharap ako. Pinoy-looking guy! Masakit yung baby bangs ko sa'yo, Nico. Masakit yung baby bangs ko. Nagbubuhat na naman ng bangko eh. Nagbubuhat na naman ng bangko, kasasabi na. Kaka ano lang natin ha, kaka-discuss lang ng wag magbuhat ng bangko eh. Wala diba? Kasi nag-tweet eh. Pero minsan may ganun kung nag-aabang ka ng papuri, no? Yung pagka, ano, wala kayong papansin. Alam mo, may ganyan, alam mo. Minsan may mga ganyang moment talaga, ano. Oo, nag-aantay kami magsabi na, very good ka, ang galing mo. Wala po ito. Lalo na pag feeling mo, ginawa mo yung best mo, di ba? Kaya dapat do your own na parang di ka nag-expect. Para, diba? Set an example. Be a role player. Kayo ba, Dan? Ano ba yung mga simpleng kabutihan na madalas yung nagagawa? Ako, para sa akin, yung pag-support sa other people. Sa mga ginagawa nilang, like musicians. Parang, i-support natin yung mga music nila, yung mga passion ng ibang tao. Sobrang laking tulong na yan sa... Totoo. Yung mga small businesses ng mga friends mo, imbis magpanibri ka, ganyan. Bumili ka. Hello? Wait lang. Dito parang, I agree with you. Ay, teka, si Nico natatamaan. Teka lang. Ine-help ko sila. Ine-help ko. Pinopromote ko. Hi guys, this is Milk Tea. Tama yung ano yung simpleng appreciation, yung mga simpleng very good, ang galing mo. Kabutihan yun eh. Nalilip yung spirit ng tao. Tama. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Importante yung nagsusupport tayo sa isa't isa. Tama. Kasi, di ba?
Lalo na ngayon. Yes! Kaya naman mga Showtime CFC. Yes, support, support. Malaking bagay yan. Kaya naman mga Showtime CFC onliners, mag-tweet, comment, react tungkol sa ating new quote for the day using our official hashtag for the day. Tayo tumaloy, tayo sumigaw, maghawak-hawak, tayo'y sumayaw. Showtime TFC Onliners, simulan naman natin ang kwentuhan kasama ang ating unang bisita. Yes, mula po sa Kapamilya Teleserye na Ang Sa Iyo Ay Akin, one of the country's most kilig love teams. Let's all welcome back dito sa Showtime Online U, Gray Fernandez and Kira Ballinger. Hi! Hey guys! Hey! Oh, mga suki natin dito. Hello, hello guys! Ayan guys, hello! Yan, bumati muna kayo sa mga Showtime CFC onliners natin dyan. Yes guys, magandang morning sa inyong lahat and maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayon. Thank you! Thank you for watching us today. Yay. Oh, parang kada guest nila dito nag-i-improve yung mga itsura nila, no? Oo, parang pa-fresh ng pa-fresh. Alam mo yung maraming ligo? Yung maraming ligo. May trabaho din naman ako, but parang di ako nag-i-improve, no? pero ito, pumustahan muna tayo. Ano ba nga pinagkakaabalahan ngayon? Ha? Umpisa natin kay Kira. Ako recently, wala masyado, pero I've been playing my guitar a lot. Medyo nagsusulat ako ng kanta, kaya puyat na puyat, Diyos ko. Oh, mahirap. Hey, halata, Kira. Hindi halata. Puyat pa yan. Fresh. Sa lighting lang. Ano ba yan? Partida, puyat pa yan? Oh. Eh ako, may tulog ako, di ba? Ana, oversleeping ka pa nga. Tatlong araw ka ng tulog yan. Grabe. Oh, yes. Gumagawa na rin pala ng kata si Kira, no? Nako, next guest mo dito. Oh, oh. Magpo-promote ka na ng ano mo. Yes. Oh, looking forward tayo siya. Yes. Kaya, Gray naman, patangkad na ng patangkad, no? ako naman po, parang more on ano, health-wise. Kasi parang mas kumakain ako healthy ngayon. Tapos parang mas nag-workout ako ngayon. Parang just to be a healthier person. Pagkaganyan, ba't sine-check up mo rin yung sarili mo? Yung pinapakinggan? Di ba? Hindi naman umabot sa ganon. Yung pagsadong health conscious mo. Nakakaloka. Parang ang weird nun. Sobra health conscious mo na, no? Para self-aware ka talaga. Sa sobrang concern talaga sa health mo. Pero ito, kwentuhan naman po tayo about sa inyo, sa Ang Sa Iyo Ay Akin. Ayan. Kamusta naman ang experience being part of such a wonderful project? Ang bongga nitong project na to. Oo. How's the experience? Sobrang napakasarap sa puso na makasama sa isang teleserying na ganito, na sobrang ganda ng storyline. At saka, yung talagang bonded yung cast. Grabe. Sobrang grabe. Yun na yun. I'm at loss for words. Pero their journey is super special for me kasi everybody just wants Gray and I to succeed and to really learn, you know. So it's nice to be surrounded by people who want the best for you. Tsaka nakikita ko yung mga memes na yan sa social media eh. Talagang grabe. Kinakagat yung mga tao. Sobrang lakas, no? Oh. Sobrang congrats sa inyo. Diba? How about si Gray naman? Ako naman po, parang yung process of working talaga na lahat kasi dun, the directors, the staff, to everybody talaga. Parang, as in, super, super mabait nila sa aming dalawa ni Kira. Tapos, kumbaga parang everyday na nagtatrabaho ka, parang hindi siya trabaho, parang you're just spending time with people you like. And you're doing something you really like to do.
Mm-mm. Ang sarap sa feeling nung ganyan, nung parang feeling hindi ka nag-work kasi sobrang nag-enjoy ka, diba? True, opo. Sa'yo pakinggan. Kaya naman i-share niyo na rin yung ano, yung mga kulitan moments ninyo on set. Ayan. Ano ba yung mga pampat... ba dito? Oh, ano mga pampatay oras nyo pagka hindi kayo, pag nasa 10 kayo, ano bang mga pinagagawa nyo dyan? TikTok ba? Ano? Saka lang yung internet ko. internet ko, so sorry. Sige, sige. Si Gray muna. Si Gray. Anong mga pwede mong i-share? Kasi, pag rest day po namin, kami nila ng ibang cast, ng ibang actors. Minsan nanonood kami kasama din si Gear Up. Nanonood kami ng mga films sa TV lang. Parang sinasaksak lang namin sa TV. Tapos yung parang bonding namin pag rest day. So parang yun yung isang bonding na ginagawa po namin. Oo, lock-in nga pala sila, no? So kapag rest day, kayo rin nagkakakita. Tama. Oo. Ayan. Si Kira. Usually yung mga bonding moments, it happens either pag ano rest day o kaya after ng work talaga. Kasi pagdating sa set, naku, time pressure na yun. Pero yung mga kulitan moments is like nasa sixth floor kami, kumakain kami, nakakwentuhan. Kaya minsan magsiswimming kami and everything. So yun, just really getting to know each other. Tapos may pa-TikTok din. Yeah. Saya. Oh, hindi, totoo yun kasi nung nag-lock-in taping din ako, mas ma-feel mo na maa-attach ka sa katrabaho mo compare nung ordinary taping na uwi. Yes. Oo. Siyempre mas nagiging close. Kasi kasama, di ba? Nakaroon ng bond. Pero ito, grabe. Kamusta naman ang experience working with the likes of Isa Calzado, Jody Santa Maria, and the rest of the powerhouse cast? Anong feeling? Si Gray muna. Start na tayo kay Gray. Actually, sobrang, as in, yun nga sinabi ko po na parang yung bonding part yung isang big thing na nakapagsaya sa akin. Pero sila talaga, grabe. On the camera and off the camera talaga, sobrang mabait ng tao. As in, ang dami kong natutunan sa kanila. Tapos parang first, as in, parang first day, parang square one pa lang, parang hindi nila pinaramdam na parang, so, kumbaga na iba kami sa kanila. Parang they accepted us as one of their own agad-agad, first day pa lang. So, sobrang daming laki ng tulong nila sa akin. Mm. Kira naman. To? Sorry, ala ko li yung tanong. Dan, repeat your question. Ah, sure. Parang how was it working with Isa Calzado, Jody Santa Maria, Emma, ganun. Like how did you feel working with them? Ayan, nasobrahan na yung alak. Nasobrahan sa experience. Alam ko na lang sa internet. Ayan. Gumagalaw na ba? Gumagalaw. Yeah. Oh my gosh. Eto, sobrang sarap sa pakiramdam kasi they really teach us when they're there. I mean, kahit yung simpleng tips lang, sobrang na-appreciate ko bilang, hindi naman good, pero parang ano, syempre, Ayan. Naglag na talaga. Siyempre, maglalag ako, ganyan. Ayan. Oh my God, naglalag ka ba ako? Ano pa yun? Oo, naglalag. Okay lang yan, Kira. Maganda ka pa rin kapag naglalag. Hindi ka nag-learn. Definition pa din ng beauty. Oo, no? Ayun na, okay na. Ayun po pa yung ko. Hindi, isaw. Go. Pwede okay pa. Na. Well, ayun, sobrang... Ayan na nga, sabi ko ayan, na. Sumakit ang ulo. Pinagaanan niya yung, ayan. Ayan. Okay na? Yes, ayan. You're moving. Ayan na, sobrang laking bagay na they give us tips and everything they really want us to learn. And especially pag ako, when I was having like a hard time, syempre hindi lahat ng days mabibigay kong lahat. They were always there para sumalo or to like motivate. So, sobrang laking bagay yun sa akin. Naitawin! Iningal ako. Kasi, ninervous ako eh. Baka maghang. Pero, ano naman yung ano, ito naman tanong, ano naman ang nangyari sa mga role na ginampanan ninyo bilang Jake and Hope, lalo na ngayon sa nalalapit na pagtatapos ng Ang Iyo Ay Sa Akin. Ang Sa Iyo Ay Akin. Ang Iyo Ay Akin. Ang Iyo Ay Akin. Ano yun? Selfish. Selfish ka talaga. Ano namang nangyari sa karakter? Ano bang ano? Itong sa pagtatapos. Go? Marami pa. Yung pinanggalingan kasi ng characters din na Hope and Jake, parang
ginawa po nila yung desisyon na sa tingin nila na tama para sa kanilang dalawa. So, yung napakita na ata yung parang nabangga si Jake eh. Parang yesterday yung episode nila. Parang nabangga si Jake. So, parang may consequences din pala yung mga desisyon natin sa buhay na kala nga natin tama yung desisyon natin sa panahon na to, pero may kakalabas na parang masama or parang may consequence talaga or may karma na din ang tawag natin. So, parang lesson dun sa nangyari kay Jake at kay Hope. Parang you should do what you think is right, pero always keep in mind na what could happen in the future. Parang gano'n. Well, nasabi na niya. Ayan eh, nasabi na ni Gray eh. Oo. Pero syempre, ano, 'di ba, na-accident and everything. So, basically nahanap na si Jake and Hope. Tingnan natin kung magbabati-bati ng mga pamilya for the sake of the kids. So, ayan, abangan. Mm-mm. And speaking of abangan, ako, ano ba ang mga dapat talagang abangan ng mga kapamilya natin at Showtime TFC Onliners sa huling dalawang linggo na pala ito talaga? Ang bilis ha, sa iyo ay akin. Luluksa si Liz at si Marisa, sila matatalo sa labang ito. Sa huling dalawang linggo. Ay, nakita ba kayo mga bata dito? Tumutuloy sila kay Orin. Anong kailangan mo? Nakita ko pumasok si Cesar sa mga bahay. Nulok yung back, okay? Hindi ka makakatakas. Sir, tulungan niyo po. Kuya! Okay, sumakay na kayo. Hindi ka rin makakaiwas. Manapit na sila sa mga bata. Bilisan mo! Buka, hindi ko masabi sa ito. Ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Gustong ma-aksidente o mapahamak ang anak niya. Karma niya yun. Magkailangan itama yung mga bata. Iligtas niyo po ang anak ko. Perform CPR! Clear! Ang sayo ay akin ang huling dalawang linggo. Ayan, guys, grabe. Abang talaga. Pero ito, ang sayo ay akin tuwing kailan at saan platforms ito mapapanood. Yes, mga kapamilya, ang sayo ay akin. Weekdays po yan, 8:40 on A to Z, Kapamilya Channel. At ngayon, mapapanood nyo na rin sa TV5. At hindi pa nagtatapos sa mga pasabog. So, Ayan. Abangan na. Abangan natin ang pagbabalik. Abangan na. Okay. Ray, ayan. Yes, abangan po natin ang mga pasabog ng last 2 weeks of Ang Sayo Ay Akin. Sinabi nga po ni Kira sa A to Z Channel. Sa TV5, ngayon na rin po si TV5 ang parang din ang sa akin at sa iba po. Sa maraming platforms po ng YouTube at sa iba po. Tabangan niyo po. Alright, yeah. Tabangan natin. Mga social media accounts nyo, baka may ipopromote kayo. Go ahead, Gray. At Gray Fernandez. Lahat yun na, at Gray Fernandez. Okay. And Kira. Kira. Yes, on Instagram, Kira_Ballinger, and sa Twitter, KBallinger. Thank you so much. Ayan. People you wanted to thank, guys. Baka meron kayong mga shoutouts. Ganyan. Babati and Gray. Go, go, go. Go, Gray. Gray, kaya natin. Shoutouts ko lang po sa lahat ng mga supporters ng show namin at ng supporters ng Gray, Gray fans, and sa lahat ng mga nalo. Thank you very much. Yay. Yes, Kira. Thank you, mga Kire. We see all of your tweets. Sobrang nakakataba nung puso. Thank you so much sa lahat. Thank you. Right. Thank you so much. Thank you guys thank so you much. For having us. Ray and Kira, thank you. Thank you, guys. Thank you. Ayan naman mga Showtime TFC Onliners. Mag-tweet, react, comment, at kung ano masasabi niyo kay Aina at kanyang kantang Pakakawalan Ko Na Ba using our official hashtag for today. Tayo tumaloy, tayo sumigaw, maghawak-hawak tayo'y sumayaw. Oh.
TFC Onliners! Tuloy naman po ang masayang kantahan at kwentuhan ngayong araw kasama ang ating next guest. Singer single, matamis mong oo, please welcome to Showtime Online You on TFC, Haganas! Haganas! Yan, bati naman kayo sa ating mga ano Showtime TFC Onliners and pakilala kayo. Showtime TFC Onliners, ako po si Joel, ako po yung lead guitarist. Ako po si Rocky, ako po yung vokalista. Ako naman po si Jason Marchales sa rhythm. Ako naman po si Robin Rinomeron sa drums. Ako naman po si Jeffrey Martbayan sa bass po. Ang cute nila no, para silang nag-meeting na Among Us. Ang kulit, o diba? Pero ito guys, nako, pamustahan muna tayo. Ano bang mga pinagkakaabalahan ninyo? Sige, go. Bale, nagre-record po kami ng ano ng mga kanta. Yung kantang Matamis Mong Oo pong inuna namin. Yung po yung first single namin sa bagong album. Wow. Busy naman pala ang Haganas. Yung ibang members? Ako po yung vocalista. So, full-time band po ako. Kasi ako po yung nagbabantay sa nanay ko. So, ako po yung ginagawa, banda lang. Ako lang yung full-time sa band namin. Full-time. Yung iba, anong mga nabuhay? Po yun pang nag-aaral. Fifth year po ako. Computer engineering. Oh. Ako naman. On-call driver, tsaka din po nag-po sa mga minsan sa event. Ay, oh, busy lahat. Nice. Productive yeah. Lahat. Diba? Katabi po kasi lagi sa mga band. Dahil sa show band. Okay. Kasi silang dalawa po may show band. No? May? May show band? Show band. Tumutugtog. Oh. May iba pa siyang banda. Iba na yung banda sa namin. Mga events. Sa mga events. Sumesegue pa sa iba. Tumatalong. Kailangan talaga eh. Tumita. Kailangan yun ngayon. Pero it's good to hear na you guys have been productive. Ayan. Pero now, kwentuhan tayo muna tayo about your band. Siyempre, paano po ba nabuo ang Haganas? Sino ang pwede magkwento? Noong 2012 po, Go. Noong 2012, yung original lineup po ng banda, bumuo pa kami ng album. Sarili naming independently produced album 2012. Pero dahil sa Yolanda po, na Yolanda po kasi kami dito sa Leyte, kinailangan po namin muna magkanya-kanya. Opo. So, last year lang, may tumulong sa amin dito sa Tacloban. Meron siyang studio. Libre daw kami mag-record. Kaya, yun. Bumuo kami ulit. Ito na yung banda namin. Baga, malubang na tamaan talaga kayo ng bagyo. Pero may blessing na dumating. Na yun nga, may libre nga studio. Pero bakit, ayun, go that? Ayan, pero bakit Haganas ang tawag sa banda niyo? Sino ba nakaisip ng pangalan ng banda? Ako rin po. Kasi ako pinakalumang tao dito. Ano ba na? Lumang tao? Kita naman namin sa itsura, kuya. Kita naman. Fresh pa si kuya. Inuugat. Sorry. Saan galing Haganas? Ano ba? Parang yung kulang narinig yung word. Ano po yun? Wari-wari word. Ibig sabihin yung lagaslas ng tubig. Yung narinig natin sa Agos. Sa kaso, sa alo ng dagat. Yung po. Haganas. Agos. Parang Agos. Pag-Agos. Okay. Uy, bagong word na natutunan. Pero pag-usapan pa rin natin yung single nyo, paano nyo ba nabuo? Ano yung inspiration nyo sa pagsusulat ng song nyo? Ako rin pagsusulat nun. Base yun sa ano sa mga experience sa mga typical na tao, typical na Pilipino na merong gustong maabot. Kasi gusto namin po makuha yung matamis na oo ng mga tao. Uy! Okay. So hindi lang to about jowa. Oo. I mean, about your crush. Pwede rin. Okay. Depende rin sa mga naging ginib. Naku, I'm sure maraming makaka-relate. Oo, maraming makaka-relate sa song. Depende kung kaano mo ini-interpret nga. No? Pero ito, sa mga digital platforms ba namin pwedeng mapakinggan o ma-download yung kanta niyong Matamis na Oo? Matamis mong Oo? Pwede po download yung Matamis na Oo. Matamis mong Oo na inano namin sa Spotify. Sa lahat po ng digital platforms, sa Spotify, Deezer, sa Apple Music, at sa iba pang mga digital platforms. Mayroon nga po pala kami ng music video sa aming YouTube channel. Haganas Music po ang pangalan ng aming YouTube channel. So nandun po yung paki-type lang, Haganas, Matamis Mong Oo official music video.
nandun po. Ayan. Social media accounts na namin yun mafo-follow. Yes, may page ba kayo? Facebook page? Facebook po. Konti pa lang yung ano yung nag-follow. Mga pamilya lang namin nandun. Marada, Bihay. Mapromote natin yan. Support. Support. Ayan. Supportahan po ng mga Showtime PFC Onliners po. Sa lahat ng mga kapamilya, sana supportahan niyo po kami. Ayan. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Salamat, na-appreciate namin na talagang na-appreciate niyo yung pagtulong sa inyo ng Showtime TFC, 'di ba? Sa pag-promote ng iyong mga kanta. Salamat. Kay Ma'am Faye nga pala, kay Ma'am Faye. Ayun, kay Ma'am Faye, yung recording studio niyo ba gusto niyo i-promote? Sorry, si kay Sir M. Molina sa Loud 3 Music Studio ng Tacloban. Maraming salamat sa tulong sa kanila. Hoy, pag pwede na mag-show, magkita-kita tayo diyan sa Tacloban. Ayan, ayan. Showtime TFC Onliners, mag-react na kayo at mag-comment kung anong masasabi nyo sa Haganas at sa kanilang single na matamismong Oo, gamit ang ating official hashtag for today. Tayo tumaloy, tayo sumigaw, maghawak-hawak, tayo'y sumayaw. Showtime TFC Onliners, tayo naman ay magkwentuhan ngayong araw with our next guest. To promote her Kumu Show on FYE Channel, na pamilya to, please welcome to Showtime Online New, Tita Miss Jing Castañeda. Yay! Hey! Okay yun na, tita na, Miss Pa. Diba? Talaga. Oo, nga, kompleto. Tita, para ano, feel na tita talaga po. Ayan. Ito, diba? Tita Jing, bati po muna kayo sa ating mga TFC Onliners. Oo nga, hello sa ating Showtime TFC Onliners. Uy, I used to anchor Balitang Middle East. Kaya miss na miss ko na yung ating mga TFC subscribers. Hello! Yay! Thank you, Anna, Janine, Nico, and Dad. Hello! Thank you so much for joining us. Pero before anything else po, syempre, kamustahan po muna tayo. Ano po ba yung pinagkakabalahan lately? Ako ngayon, yung binanggit nga ni Kuya Nico. Uy, Kuya Nico. Ay, Kuya! Yes, Tita! Ano yun, Tita? Tito na po yan, Tito Nico. Tito Nico. O, gandang lalaki si Tito Nico. O, Tito Nico. Hindi, tulad na binanggit nga. Meron akong pamilya talk every day, Mondays to Wednesdays sa ating FYE channel. Thank you kay Mark, ating boss. Boss Mark and Boss Charlene. Ayan. Itong mga show na to, siyempre, di ba, usually, sanay kayo na as a news anchor, sa TV, alam mo naman sa TV, formal-formalan tayo, di ba? Pero dito yes, sa online, cool-cool lang tayo. So, yan yung ating, ating paraan para siyempre makipagkwentuhan dun sa mga younger generation na tulad ninyo. Exciting! Because you get to so a different side of you naman. But let's talk about your background. Paano po kayo nagsimula sa broadcast industry? Bata pa lang ba kayo? Pangarap niyo na maging broadcaster? Ay, oo. Parang kayo, di ba? I'm sure kumakanta kayo sa banyo, nagbabasa kayo ng mga script at nag-act-out. Oo po yan! Yes. Di ba? Always. Ganun-ganun din ako. Nagbabasa ako ng dyaryo sa banyo. Hindi pa uso ang ano nun. Ang Facebook at online. So, dyaryo. Ayan. Wala pa. Uy, pero lamang ka lang ng ilang paligo sa akin, Nito, kung makahirit ka. Mukhang mahirit din to si Tita, siguro, no?
sa pag-o-drop. Nako, for sure, no? Ba, lalabanan natin to. Pero, kumusta po ang transition from broadcasting to ito nga po pag-o-online? Ano po ba sa tingin nyo? Mas madali po ba ngayon? Ano po yung mas maano? Yung challenge po? Mas relaxed, syempre, online. Kaya lang, admittedly, ang mahirap sa akin, eh yung ano, kasi syempre, sanay ako sa pagbibit-bit ng balita, di ba, ng news information. Mm. Although that's still what I do, no, sa aking mga shows online. Ano rin, ayoko rin naman yung kwentuhan lang na walang direksyon. So, kahit paano, di ba, yung the news person in me, the tita, the mommy in me, meron pa rin akong ambag. O, di ba? Lumang tao. Ayan. Ambagan kasi po talaga. Pero ito po, pag-usapan po natin, Tita Jing, ang inyo pong Kumu Show sa FYE channel na pamilya to. Kaya balita po namin, ito po ay Lunes hanggang Miyerkules po, ano? At may mga iba-iba pong topic na pag-uusapan. Ano po ba mga sample na topic dyan? Away pamilya po ba ito? Yes. Hindi naman away, hindi naman sabunutan. Pero, isyong pampamilya. Family matters. Mm. Yes, family matters. Galing mo talaga, Nico. Ang galing, Nico. Kaya idol mo yan. Acknowledge po ang tawag doon, Tita Jing. Oo, pwede kang ano ah. Pwede kang pamalit kay Jeff Panoy ah. Pwede. Ayun po. So pag Monday, Pamilya Monday, so mga issues ng pamilya, intergenerational issues. Kasi di ba, mahirap. Ako as a mom, no, may tatlo anak ko, puro mga high schoolers. Yung communication sa mga kabataan ngayon, kailangan talagang i-effort. Kasi iba na yung mundo nyo. At kailangan yung mga titas na tulad ko, malawak din yung pag-iisip. Di tulad namin noon kasi makuha ka sa tingin, ha? Diba? Tapos pag dinidiktahan kami ng mga magulang natin. Ngayon, di na pwede yun, diba? Kaya kailangan bagong paraan ng pagiging magulang. And then yung mga bata rin, konting open-minded din kayo dapat. Ha? Kailangan natanggap nyo rin ang inputs namin. Dahil Tita Jing, tuturo kami sa inyo. Ayun, Tita Jing, open po ba dyan yung umaakyat sa Kumu na magtatanong kami, makikipag-banter talaga? May mga ganun po bang viewers? Pwede po? Oo. Sa programa ninyo. O at kayong apat ha, iimbitahin ko kayo ha. Ayan na. Ayan. Tita Jing, marami po akong family matters. Paano po yung mga hindi nakabayad ng utang po? Mga ganun. Pwede. Tita Jing, ano po yung papaluwalan niyo po ba yun pag humingi po ako ng tulong? Ganun po. Alam mo, sabi ko, family matters, hindi money matters. Ay, sorry. Mali. Mali ka naman ako. Ikaw talaga. Ayan. Uy, umuoo kayong apat ngayon. Alam mo, yung ating mga TFC subscribers, ha? Mga Showtime TFC onliners, naalala nyo yun. Pag inimbita ko itong apat na to, tumanggi, ha? On cam tayo ngayon, ha? Naku, recorded. Pwede po ako dyan at may anak na po ako, Tita Jing, at marami po akong hihingin sa inyo mga advice na ganyan. Basta advice, okay tayo. Pag pera, ha? Palagi ko si Anang. Si Anang lalapitan natin. Ay, si Anang. Ako, Nakakaloka. Uy, kaabang-abang talaga yan, ha? Excited tayong lahat dyan. Tapos kung merong, may ano, pag Tuesday naman, Kasambuhay Tuesday. Yung Tuesday namin, C-H-O-O-S-E. Tuesday. Ano millennial staff po nag-isip niya? Kasambuhay? Paano po ano yun? Kasambuhay. Paano po yung... Kasama sa buhay. Ay, mga love, ano po ba yan? Tita Jing, mga ganon. Iba't ibang issue. Kasi diba, sabi nga ni si Dan, ikaw Dan ha, bilib ako sa'yo, nagtuturo ka online, diba, ng mga dance moves. Yes. Oh, updated. Diba, updated yung, si Tita updated. Jing, ano? Updated ako. Wow. Siyempre, mga fans, fan nyo rin ako. So, yung mga ganyang bagay, yung journey no ng mga tulad ninyo, magandang ikwento sa iba, kaya yun kasam buhay. Tayo'y magkakasama sa buhay. O, diba? Ay, ang ganda! Ano yung mo ang pinag-uusapan doon? Pagka may umaakit din ba dyan? O may kabanter kayo? Ano yung pinag-uusapan sa kasam buhay? Meron din. Ang kakaiba lang doon, kaya siya tinawag na Tuesday, yung mga kumuzens, pati naman yung mga Facebook followers ko, nagpapadala sila ng message. Ano yung topic, yung chosen topic nila for that day. So minsan ay sila ang mamimili po. Sila yung namimili. Oo. Hmm. Kaya kung minsan po. Yung ano, pipili ka ng side no to an issue.
Ano ba ang panig? May debate po bang nagaganap dyan, Tita Jane? May mga debate din? Oh, pero hindi pa nga mainit. Gusto nga naming painitin. I-guess nyo po si Nico para lalo talagang nako. Pagawin natin si Nico at si Dan. Palagay yun. Ay, hindi. Ayun naman pala. Tita Jane, tulad po ng anong topic yun sa ano po yung every Tuesday na yun? Ano po yung nakaraang topic po? Para may idea. Kunyari, kagabi, sobrang hit na hit, yung G6PD. Ano, highfalutin siya, mahirap siya i-spell, aminin. Pero maganda po pakinggan, gamot po ba yan? Gamot? Ano po ba yan? Eh, ano siya, condition no, ng mga bata. Well, ng mga tao. Mayroon kang deficiency in a particular enzyme. So, ang daming nagpapadala ng mga message. Kasi nga, dahil pandemic ngayon, parang kulang tayo sa credible information, no? Kasi, yeah. Believe ako yung sinabi kanina ni Kiniko ba yun o si Dan na yung fake news? Yung pag ganyan yata yun eh. Or si Nico. Si Nico, sabi ni Nico, ayaw mo ng fake news. So very important kasi yan ngayon, di ba? Dahil lahat online, konting Google lang, akala mo, totoo na. Nagandahan lang yung picture, no? O yung mukha ng legit, di ba? Nalagyan lang ng ganun sa magkabilang dulo, totoo na. Di ba? At saka madaming nalilito sa kung ano ba yung tama, kung ano ba yung totoo. Oo, tama, Janine. Kaya yun nga yung ambag ko naman, I don't think I can ever remove no the new news person in me. And that's what I bring to every conversation. The credibility, accuracy in information. When we interview, kasi yun din yung kakaiba, guys, no? Yung hindi lang siya kwentuhan, meron akong expert, no? I bring in an expert. Yes. And then, entertaining po at the same time, may napupulot po kayo na itatago nyo talaga. Para may takeaway din yung audience, di ba? So, para rin, kasi dami rin ngayon mga expert-expertuhan, di ba? Lahat po. Lahat nagiging expert sa social media. Opo, Tita Jing, please, eto na po ang time din para i-plug nyo na ang Pamilya Talk. So thank you ha sa ating Showtime Online U on TFC at yung ating mga TFC subscribers. Miss ko na kayo. And guys, thank you ha for having me here. Thank you to FYE. Please follow my social media accounts sa Kumu, syempre, at sa Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube, Jing Casaneda. So tayo po ay magkita-kita every night, Mondays through Wednesdays. Pag Monday, 6 o'clock tayo, pag Tuesday, 7 p.m. ng gabi, and then pag Wednesday, 6 o'clock po ulit ng gabi. So yan po ang, may show pa rin po ako pag weekend, pag Sunday sa Teleradio, that's at 4:30 in the afternoon. So, kita-kita po tayo, thank you ha for having me here. And guys, sinabi niyo yan ha, kailangan mag-guest kayo sa akin, kung hindi... Yeah. Recorded yan ah. Papahanap ko kayo kay Gus Abel Gus. Police reporter. Kaloka. Thank you so much, Tita Jing. Thank you, Tita Jing. Thanks, guys. Nice to meet you, Tita Jing. Showtime TFC Onliners. Mag-tweet, mag-react, at mag-comment po kayo kung ano ang inyong masasabi kay Tita Jing at sa kanyang Kumu Show on FYE channel na Pamilya Talk. At gamitin naman po ang ating official hashtag for today. Dahil tuloy-tuloy lang ang kasiyahan at good vibes dito lamang sa Showtime Online TFC! Tayo tumaloy, tayo sumigaw, maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time, Pamilya Forever, it's Showtime! Hey, 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 hey.
Showtime Onliners, tuloy-tuloy naman ang kulitan dahil it's time na maglaro naman tayo para malaman kung sino ba talaga ang matalino sa aming apat. Mm-hmm. Yes, yes, yes! Ayan. Nako, maglaro na nga tayo ng game na Bayou! Gigil yung Janine. Pa-sweet girl lang, pero gigil yung Janine, ha? So, dating gawin, ha? Ang pagkakasunod-sunod. Kala ko nga, give chance ako ngayon. Kasi, girl, take your time. Wala tayong steal. Hindi kami nakikipag-unahan sa'yo. Balita ako nga, si Janine yung, ano eh. Si Janine kasi yung champion dito talaga, eh. Balita ako. Pinag-uusapan. Wala lang yun. Pinag-uusapan ka madalas talaga dito, Janine. Hindi mo na ayan ha, magkakalaban tayo dito guys. At walang steal-steal to. So, sino bang mauuna? Ano ang ating order ng ano? Pagkakasunod-sunod ay si Janine. Pagkakasunod-sunod. Ay, ako na una! For round 1, 1 point ano with 10 ano yung category? Seconds. Walang, di mo dapat malaman. Oh my God! Oh, metal! Why? Oh my goodness! Okay, 10 seconds. 10. 9. What is this? 7. Turquoise! Iba talaga. Akala ko minus S. Sabi ko, bakit may S ba yung koi? 1.4, Janine. Okay, next. Ako na to, ako na to. Go. 10 seconds lang. 10. 9. Ano to? 8. 7. Ano to? 2. 5. 4. Zircon? Ano ba? Oh. Ay, meron! Ah! Uy! Grabe yun, ha? Oh my God! 1 point for me! Next! Okay, ako na. Okay. Oh, 10. Ano to? 9. 8. 7. 6. 5. 4. I don't know. 3. Know. 2. 1! Wala na. What? Serpentine. Ano yung serpentine? Mainit ang ulo ni Nico. O, si Nico. Ang alam ko lang na ba to, tawas na buo. Your turn, Kuya Nico. Okay, next picture. 10. Char. Wala pa pala. Ayan. 10. 9. 8. 7. Amethyst! Iniisip ko yung ano, dapat sasabihin ko, Chantis. Sabi ko hindi eh. Amethyst! 1 point! Galing ah! Laban lang! For 2 points! 2 points! 2 points to 7 seconds! Go! Oh my gosh! Okay, go Janine. 7. 6. 5. 4. Oh, Jonah? Okay. Two. Sino to? Oh, Jonah? Ano yan? Zero! Ha? Sino to? Oh, Jonas kasi nasa... Nyx! Sino si Derek Ramsey? Atlas Espera! Oh my gosh! Ah! Kainis. Okay. Derek Jonas yun! Kainis! Jonas yung nasa isip ko. Jonah. Oh, ayan. Oh, sino ko na? 7 seconds. Ay, ako pala. Ako pala to. 7 seconds. Hirap nung ano natin. Uy, ang hirap ah. Teka, 6, 5, 4, teka lang, ano 3, yan? 2, 1. Ano yan? Ha? Huh? Ay, tama. Ano, bakit minus C? Hintay bakit tan? Minus C? Ano ba yan? Ay, oo nga. Ba yun, ako ba ito? Dahil Titanic yun. Alis yung Missy. Titan, oh, diba? Okay. Ah, go. Si Dan. Okay. Hirap ah. Pahirap. All one pa rin kami lahat. All one pa rin ah. Next. All one. Okay. So, nakakaba yung bilang eh. Yung 7. Oo. 7. 6. 5. 4. 3. Garnet? 2. 1! Wala. Hey! Oh! Tama. One point na to lahat ah. Ang tindi ng laban. Si Dan, 2 points. Oh my God.
Iba, iba, iba. Okay, Nico. 7, 6, ano five, yan? No, hindi ko alam yung ibang word. 2, sapphire. Mabot. Sapphire. Abot ka? Oh yes, sinabi ito, ko ito sa 3. Okay. 3 points. Oh my gosh, makakalat ka. 4, ano to? For 3 points. 5 seconds. Matatalo ako. Tingnan natin, tingnan natin. For 5 seconds, 3 points. 5 seconds, 3 points. Okay, next five picture. Seconds? Yes. 5. Ano yan? Shovel! 2. Shovel! 0. What is that? Oh! That is a shovel! Pala yan sa Tagalog. Tagalog. Ah, pala. Hindi ko marunong Tagalog. Okay. Next, si Anna. Okay, next. 5 seconds. 3 points. 3 points. Wala na. Again, siya na. 5. 4. Teka lang! Ay, wala pa. Wala pa. Ano? Bakit ang dali? Ang hirap to. 3. Silver! 2. 1. Uy! Hindi na umabot eh! Hindi na bilang eh! Ayaw nga eh, no? Hindi na umabot yun, no? Uy! Umabot yun! Silver! Oh my God! Di nakabilang. 4 points. Nakikihula kami kaya di nakakabilang. 4 points! Ah, ito na. Oh, 5. Huh? Done. 4. 3. 2. 1. 0! Lead! Sabi na eh. Oh. Oh, Nico. Next picture. Ready. And recap ng scores. Okay, later. 5. 4. Amber! 3, 2, Amber! 1. Oh, grabe! Ayan. Lahat ng meron sa bahay namin. Kahit batong panghilo. Sino natalo, guys? Yung champion natin natalo. Oh, ping. Ay, nag-exit! Ayan na. 6 points ako, 2 points si Anna, 2 points si Dan. Oh, hindi! 4 points ako. 4 points, 2 ilan si Dan? 2. 2 points si Dan. Si Janine. Si Janine. So, Janine, maglalagay ka ng bigote sa noo. Sa noo? Sa noo. Okay. Mamaya ang ating pa-punishment. Ayan. Abangan ninyo ang pabigote ng ating baby girl Janine. Oo. Okay. Ako, marami tayong aabangan ng mga segments, of course. Ngayong araw ng Miyerkules. Ano-ano ba yan? Yes, abangan po natin ang Name It, You Win It! At syempre naman, tawag ng tanghalang ikalimang taon, mapapanatili kaya na Shane Gullier at Shamay Mariano ang spotlight ngayong araw. At syempre, meron din tayong versus! Mm-hmm. Ayan, napakaraming dapat abangan ha ngayong araw. At syempre dito mamaya may quarantine along tayo. Abangan ninyo po yan. Dito sa Showtime Online yun, may mga kasama rin tayong PBB housemate na si Chico Alicaya. Mamaya ay makakakwentuhan natin siya. Bongga! Meron pa tayong Mima Ipost. Uy! Meron pa tayong Mima Ipost. Mima Ipost lang! Oh, tingnan natin yan mamaya. Laughing tayo. Sobrang send na natin ano. Pero, magbabalik kami dito lamang sa Showtime Online You! Welcome back, Showtime Onliners! Dito lamang sa Showtime! Showtime! Online you! On! Online you! Online you nga! On! Yes, sa mga kapamilya online live viewers din natin, welcome back po. Nako, syempre, Showtime Onliners, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-tweet, react, and comment sa amin ngayong Miyerkules using our official hashtag for the day na hashtag Showtime, March Kules. Dan, naka-mute si Dan? Naka-mute si Dan. Yes. Yan. Naka-mute Dan. Kaya naman, don't forget to share the love. Send us some stars on Facebook and Super Chats on YouTube. Ito naman, tuloy naman ang kwentuhan ngayong Miyerkules kasama ang ating susunod na bisita. Yup. Welcome to Showtime Online U, ex-PBB housemate and striving footballer ng Cebu, Chico Alicaya. Hi, guys! Pauna ang camera. Hello. Medyo nagkaka-problema lang tayo sa ating mga internet talaga. Ayan! Hi, Chico! Something wrong. Ayan. Good morning. Pero yan, Chico, kamustahan muna tayo. Ano bang pinagkakabalahan mo matapos lumabas ng bahay ni Kuya?
Talaga, I went straight talaga to talk to my family. I miss them so much talaga. And some guestings naman, pero mostly talaga yung oras ko ay sa pamilya ko talaga, especially my sister. Pero may ba nasa bahay ka na? Nakauwi ka na? Hindi pa, Nico. I'm actually here pa sa bahay ni Kuya. Somewhere sa bahay ni Kuya. So, kasi naka-quarantine pa siya. I miss them so much na talaga, guys. Grabe. Konti na lang. Konti na lang. Pero ito, konting kembot na lang. Gaano ka ba katagal sa loob ng PBB house? Nico, I think it... Kasi grabe, hindi ko na ma-remember na ilang days na talaga. Pero I think it's more than 90 or more than 80. So not sure talaga ako dyan. So almost 3 months, no? Pinakamatagal na 3 months. Kumusta? Bitin ba ang pag-stay? Bitin? Grabe. Bitin. Especially yung all the way na talaga sa Karapat-Dapat Challenge 4. Pero yan, nabigo ako. Pero parang andun na talaga. I was sayang so... no. Konti na lang. Oo. Pero everything happens for a reason, diba? And ito, new beginning na sa labas ka ni Kuya. Pero ito, syempre, Chico, gusto namin malaman. Ano nga ba yung ginawa mong, unang ginawa mo, diba? Nung pagpasok mo sa bahay ni Kuya. Sa pagpasok ko sa bahay ni Kuya, hinanap ko talaga yung I think the first ano nga yun? I think I was looking for food ata. Kasi food! Food agad! Bukas ka agad ng ref, ganon? Yeah, I think nagpretend ata ako na ang ganda dito, pero I was really looking for food ata. Feel at home, ha? Palago to. Sa entire stream mo pa, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na advice na binigay ni Kuya sa'yo? Janine, I think it's minsan kasi makalimutan ko na who I am na. Yung parang I can't really believe in myself na. Pero kaya I always remember sinasabi ni Kuya na always believe in yourself kahit ano man yan, kahit mawala ka naman. Or always find yourself way back na who were you na yung pumasok ka talaga dito sa bahay ni Kuya. So yun talaga, always believe in myself. Tama yun. Always believe in yourself. Pero ito, sino ang pinaka-close or sige, at least close na housemate mo? Daniel, I think my closest talaga is Ubi. Parang hindi lang siya brother to me, parang he's like a best friend as well. I love him so much talaga. And I think least na housemate ko na hindi super close. Kasi close na talaga kami lahat. And yung I think hindi talaga kami nakausap ng deep talks, I think that would be Chrismar. Kasi it's always usually casual talks. And then yung parang family din. We're talking about family. We're parang minsan lang talaga kami makausap talaga sa bahay. Pero dun sa 3 months na stay mo sa loob ng bahay ni Koy, ano ba yung hindi mo malilimutang ano moment? Nico, I think ang dami, pero I think hindi ko malimutan na moment yun. That was the Valak thing. Parang hindi ko talaga malimutan yun. I don't know what happened na. And I think nakasira ata ako ng door noon. So sorry talaga, Kuya. It happened twice talaga. I hate Valak talaga. So I think nabigo din ako sa task noon kasi kailangan naman din ako magkuha ng bread noon. And I think I pushed someone and I forgot. Pero yeah, sabi naman nila na okay lang. Grabe, ano? Oo. Pero ito, Chico, ano naman yung naramdaman mo? Siyempre, yun na nga, na-nominate ka and then na-evict ka. Ano yung na-feel mo talaga? I felt happy pero yung sobrang parang na sad kasi yung na-remember ko lahat yung pangarap ko talaga, yung gusto ko talaga, I wanna help my family talaga, yung gusto kong pumasok na PBB dahil talaga sa kanila. And then knowing na wala na talagang chance, parang dun talaga, I was really sad. I mean, happy a little bit, pero mas sobra yung sadness ko talaga. And then, hindi ko talaga napigil yung sarili ko. Na I was just crying there for my family. If only I won that last task against Kobe. So, yun na, ang sobrang sakit. Sobrang sakit na kaya sana na I can help all their sufferings in that one task. Pero nabigo eh. Naku, malay mo naman, dito paglabas mo, marami at mas marami pang opportunities. Sure. Diba? Dreams don't stop there. Diba? Keep on moving forward.
Right. Ito pa lang yung start ng journey mo talaga. Yes. So, I'm sure. Ito naman, ano ba yung biggest lesson mo talaga habang nasa loob ka ng bahay ni Kuya? Biggest lesson is like, think about others than yourself talaga. I mean, lahat naman tayo madaming mga pangarap. Lahat naman tayo gusto talaga manalo doon, especially to become a big four. That's one of my biggest dreams. Pero yun, I think about others than myself kasi they want to win din, and if only I can help them, then yeah, I would. So yun po. Mm. Yun. Pero ito, sino sa mga natitirang housemates kaya tingin mo dapat maging big winner? And why? You know, I think for me, it's Gian talaga. Kasi sa pinagdaanan niya, grabe yung story nung bata na yun. I mean, yeah, my life was hard before talaga. About like, I was hungry and everything. Pero knowing her life, especially yung task na ponytail, na pina-open talaga yung buhay niya. Like, from sa pagkabata, anong ginawa niya, and then nag-strive pa rin siya, and then up until now, nandito na siya sa PBB fighting for Big Four na talaga, grabe. So, yung determination niya kasi, yung pinakakagrabe makita ko, yung kahit how little she is, especially sa mga tasks na mahirap talaga, grabe, makita mo talaga na gustong-gusto niya manalo para sa pamilya na, para sa pangarap niya din. So, yan, grabe, nakabigay siya talaga ng inspirasyon ko. Ayan, ako, salamat Chico. Pero ito na, pwede mo na i-promote ang PBB Connect. Saan ba at tuwing kailan ito mapapanood? Tumutok na kayo sa huling linggo ng Pinoy Big Brother Connect, and you can watch it here sa Kapamilya Channel, Kapamilya Live, A2Z, TFC, I1 TFC, and TV5. Ayan, saan ka naman namin mapapalo, Chico, mga social media accounts mo? Oh, ano, promote mo na. I think my Instagram is chico.alikaya, and my Twitter is chico_alikaya, and my Facebook is chico.alikaya. So I think, sorry, I'm kind of remembering it because I'm not into the media because so. Okay lang yan. Hangover sa loob ng bahay. Oh. Oh. Like, ano to, but you know, sila Jonah, sila JR helping me talaga how to post, how to story them. Ayan. Pero syempre, maybe you wanna thank anyone? Quick shoutouts. Go. Quick shoutout to my family talaga, my ate and my dad, if ever you're watching, Pops. And my mom, thank you so much, all the way from Dipolog. My Kanlungan friends, all the way kayo, mga Fulton Hait, and Chico Natix, Chico Manda, Chimanda, El Chico, Chico Global, Chico Strives, oh my, forgot na yung iba, wait. Sorry, and sa lahat ng mga taga Cebu dyan, sa lahat ng mga Dipolog, and sa lahat nagsuporta sa akin, and also El Chico pala, and sa lahat ng mga fandoms dyan, shout out to you guys talaga. Yay! Thank you so much, Chico. Like, more good vibes! Magbabalik kami dito sa Showtime Hotline Here! Welcome back po, dito lamang sa Showtime Online. You! Kaya naman mga madlang onliners, tweet, react, comment using the official hashtag for today, Showtime March Kulis. At syempre, inimita namin kayo mag-send sa amin stars sa Facebook at Super Chat naman on YouTube. Mm-hmm. Walang yes, hindi natin naririnig si Ate Anna Ramsey. Yes. Dahil naka-soundproof ang kanyang van. Medyo high-tech ang Daniel ngayon. Ayan, wala siyang sound. Pero ito, umpisaan na natin ang Mi Maipose Lang. Anna, remove your headset. Maybe because of the spark plug, no? Spark plug? First meme na nakalap natin sa Facebook. And it's what? Sarap magdagat, kaso gilid pala ng pintu. Huh? Ito to, oh? Huh? Wait. Paano yung gilid ng pinto? Saan yung pinto? Di ba? Itayo mo yan. Itayo mo yan. Balik! Ulit! One more chance. Talaga nakatagal. Kulay blue yung pinto. Ayan, oh. Okay. Pintura. Pintura kasi yung green. Oo nga, no? Ba't ganito? Ang galing, ha? Yeah, ang galing, okay, ha?
Baka miss mag-beach. Mm-hmm. Buti pa yun, no? White sand? White sand. Galing, no? Naririnig yun na ba ako? Yes! Yes! Perfect. Nakaka-miss. Na-miss. Miss yun na, miss yun na daw ba mag-beach? Super na ako, hindi talaga ako beach person. Pero nung nag-shoot kami ng music video ko for Bulalakaw, sa beach kasi yun, gusto ko lang pagtahimik yung beach, pag walang masyadong... Ayoko yung maraming tao kasi parang pinapakinggan ko lang yung waves, tapos yung sunset. Emote, ganon, Jenny. Doon ako naging beach person. Oo, tapos ang sarap sa feeling yung ano yung... Ano yung Tagalog ng sand? Parang bass ba, bass? Buhangin. Buhangin. Oo, buhangin. Sa Bisaya kasi bass yung bass. Mm-hmm. Ang sarap naman kasi talaga mag-beach, diba? At saka pupunta ka ng beach para umiwas sa tao. Hindi yung para ando ka lang. Kasi na sobrang dami talaga. Diba? Oh, usually kasi pag sa beach. Nakaka-relax pag ganun. Next name! Ay! Watching tawag ng tangala, no? Tol, nasaan ka? Ayan, nasa sala. Diba? Ayan, salamat sa suporta, ha? Talaga nga. Solid. Salamat sa studio. Solid. Para-paraan, di ba? Para-paraan. Ang galing, ha? Next meme! Meron pa ba tayong meme dyan? Ayun. Play rice! Plain rice. Plain rice, anyone. Uy, effective to sa mga bata, gaganahan niyang kumain. Ay, oh nga. Di ba? Astig. Oo, oh, ngayon, no. Plain rice. Ano sila? Ilang katunggas nun? Oo. Oh, siguro mga, ano yan, 2. Kasi siksik na siksik eh. Tama, oo. Oh. Tapos dapat madikit yung rice para ma-form ng gano'n. Pag mga, ano, mga bagong saing, ay, hindi. Mas malagkit ata yung lamig, no? Kaya ba, ilan yung max yung kanin sa isang kanin? Kanin? Ako, ano, hindi na ako nagre-rice kasi ulit eh. Oh. Ako, binabalik yung abs ko siguro mga 3 pieces, mga 3 bulan. 3 grains! 3 grains! Paturo naman yung diet na gano'n, bro. Oh, pero yung sa mga ganyan, ano, yung mga only rice. Talaga naman. Lalo na sa mga inasal. Tas parang laging may contest. Parang laging may contest, no? Oh. Ano yun, Janine? Ano yun? Ano yun, Janine? May chicken na may sabaw tsaka chicken oil. Chicken oil. Mm. Sarap naman kasi talaga. Tsaka pag mga Pinoy, no? Kanin talaga. Parang ang hirap pag walang kanin. Yes. Aminin natin yan. Food, kanin tsaka kamay. Yung kakain kang kamay lang. Sarap. Mm-hmm. Next meme! Ano to? Yes. Ayan. Ang sabi kasi sa atin nung bata pa tayo, makatapos ka lang ng college, goods ka na. Hindi ko alam saan banda dito ang goods. Hindi ko get. Yeah. Paano daw? Makatapos ka lang daw ng college, okay ka na. Kumbaga, accomplished ka na. Hindi ko nyo maalam, ho. Nako, hindi. Diba? Hindi pa doon natatapos. Estudyante kasi binibigyan ka ng baon, pero pag di ka na nag-aaral, grabe ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Make your own money na talaga. Yes, oo. Kaya nga, diba, yung adulting talaga ay hindi biro, diba? Hindi biro. Kaya ano pinakamahirap sa adulting? Ay, yung bills. Ano, yung bills, saka ano, nakakatawa, minabasa pala akong meme sa Ana. Sabi, kung gusto mong gumaan yung buhay ng nanay at tatay mo, umalis ka na. Di ba? May mga Graf! Kasi di ba, minsan yung ano, parang 35 years old ka na, hindi ka pa humihiwalay. 40 years old, na katira. Pero madaming ganyan, no? Na meron. Gusto talaga nila kasi, yung kasama nila yung family nila. Kahit yung mga parang matatanda na, di ba? Meron yung mga nag-aasawa na, tapos parehas pa nila yung bayan ng mom nila, di ba? Parang ako yung ganito. Yes. Mm. Yes. Totoo. Oo. Next meme! Adulting 101 talaga. Mm. Okay. Eto. Magbigay ng halimbawa ng walang kwenta. Ako po, ma'am. Very good. Ano pa? Grabe naman. Walang kwenta talaga. Nasagot pa lang naman yung bata. Ako po, oh, very good. Grabe ka naman, ma'am, ha? Masyado ka, ma'am.
Nakakaloka. May mga pilosopo din bang teachers kayo na encounter dati? Estudyante kayo. mga ma-joke lang naman yung mga may ma-joke. Meron tayong mga teachers na parang ano eh, parang nagiging friends din natin, 'di ba? Yes. Sinasabi nila pag sa classroom ganito tayo, pero paglabas mga tropa-tropa, lalo na pag college ganyan, 'di ba? Yes, oo. Mm-hmm. Yeah, so shout out sa mga professors natin, mga teachers po natin diyan. Ayan, hello po sa inyo. Ako miss yung face to face na class. True. Sana bumalik na no sa susunod na pasukan. Hopefully. Eto, plastic talaga ako minsan. Kunwari kaibigan kita, pero crush kita talaga. Oh! Oy, iba na pala yun. Masyado! Grabe ka! Kunyari yung Janine, ano? Kunyari, galit, umiiwas, pero gusto talaga. Hindi pinamamay. Ah! Kung minsan inaasar. Alam mo, may mga ganyan. Pag crush ka, tapos ang ginagawa, mas nilalayuan pa. Ano ba to? Pabebe ba to? Ano ba? Pag nalaman. Pag nalaman na crush, naiilang na, hindi na. Hindi na nag... Oo, nahihiya na lalo, no? Hindi na nagpapansinan. Oo, meron din namang iba na talagang ano, nagpapapansin. Kunwari nahihiya, tapos pag nalaman na doon na umaaligin. Wow. Diba? Ilang style tayo. Alin ka doon sa dalawa, ano? Mix ako eh, mix. Mix breed. Oo. Meron pa tayo? Next meme! Pinili. Ay! Oh! Okay. Okay. At mansari nila yan. Mansari, no? 28. Pinili siya nung araw na yon. 28 siya ang pinili. Si Janine, kailan kayo magpapagawa ng ano, ganyang damit? Ang tawag niya jersey. Don't worry. Saka legs. Para na ako jersey. Ah, meron na. Ay! Si Janine. Muntik pinili. Meron daw siya. Muntik. Wow! Pinili. Next meme. Muntik pinili. Ay, wala na. May memes pa ba? Ubus na. Ay, oh, last one. Oh. Ah! Ang ganda ng meme na yan. Oh, ay! Yung titignan natin yung pinto. Oh, yung pinto na beach. Dali nga, naano tayo doon ah. Napag-tripan tayo doon ah. Nahook ako doon, nahook. Okay siya. Napag-tripan tayo doon. Oo, para kumakain lang ng buko. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin nakikita yung beach. Iniisip ko hanggang ngayon, saan banda yung beach doon? Ay, yung pinto, I mean, saan banda yung pinto doon? Beach lang naman. Ang galing. Ayan, tingnan mo. Bumaliktad ka. Alam mo, siguro kung paano kung may nag-COVID pa dyan, uy, santo, ang ganda. Oo. Santo. Sabay namin. Alino eh, alinis, di ba? Walang tao, no? Hindi crowded. Oo, ang ganda. Sa may tinto lang namin yan. Sa amin yan, malapit sa amin. Oh, white sand. Pero yan, kumalang onliners, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Magbabalik lang kami dito sa Showtime Online You! At nagbabalik lang kami dito sa Showtime! Showtime! Online! You! Ayan! Si Ate mo, Ana, nagliligpit na. Yes. Hindi na ata tayo na-reviving. Hindi, nagliligpit na siya eh. Siyempre. Takot na daw. Ana! Ana! Hindi na ata tayo. Nakita niya ba tayo? Ana, hindi ko lang sure if nakikita niya tayo. Ay, pa. Ana? Wala hindi niya talaga na narinig. Oo, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-tweet, react at comment. Gamitin pa rin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime, March Cooles. Yes. And syempre. And yun, don't forget to send us some stars on Facebook and Super Chats on YouTube. Okay, ayan. Pero ito na mga Showtime onliners. Tawag ng Tanghalan Year 5. Ikalimang taon na po ng Tawag ng Tanghalan. And it's open to all singers nationwide aged 16 to 59 years old. Gumawa lang po ng audition video. At sundin ang mga sumusunod. Isang acapella na English song. Isang acapella na Tagalog song with good audio and video quality. And ibigay din po ang mga sumusunod na impormasyon.
pangalan, edad, address, contact numbers, at maikling kwento kung bakit nais sumali sa tawag ng panghalan. Ipadala lamang po ang audition video nyo kasama mga impormasyon sa tntseason5@gmail.com. And pero ito, yep, guys. Yep. Ito, new segment, guys. Ang versus talent man ay have o wale. Welcome na welcome ka dito sa pinakabagong talent segment na punong-puno ng show presa. Ito ay open to 16 to 55 years old. Ipadala lang ang audition video ng iyong talento o performance at iligay ang mga sumusunod na impresyon tulad ng pangalan, address, at contact numbers. Yon, at isend sa versusshowtimeph@gmail.com. Ayan, guys. Alam man, Showtime Onliners, ang Showtime Online Universe ay nasa Kumu na rin. Kaya naman, i-follow nyo lang ang official Kumu account namin na it's Showtime na. Yes, naman po. O kaya naman po ay bisitahin ang app.kumu.ph/itsshowtime na para maka-join kayo sa happiness at good vibes sa Showtime Online Kumu Universe. Sama all! Yes! And ang Showtime Online U po ay hindi na lang pang-universe, kundi pang-international na rin. Panoorin po ang Showtime Online U on TFC at promise mag-enjoy po ang ating mga TFC subscribers all over the world. Dan? Pero ito, mga madlang onliners, good news, mga kapamilya, pwede nyo nang balik-balikan ang latest episodes ng mga favorite kapamilya online shows nyo for 7 days. Kaya naman, mag-only replay ng isang linggong latest episode ng iba't ibang kapamilya serye tulad ng Showtime by searching the title of your favorite show sa official ABS-CBN Entertainment Facebook and YouTube account. Yes, makaka-catch up na kayo ng latest episode ng shows na sinusubaybayan ninyo. Kaya naman, watch na kayo. Yes, watch. And para naman po sa mga kapamilya at Showtime Onliners natin na naghahanap ng trabaho pero nahihirapan dahil sa hinaharap natin na pandemya. Huwag na kayo mag-alala dahil nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng magpapasukang trabaho. At para sa mga detalye kung anong mga trabaho ang pwede niyong applyan, ay panoorin natin to. Roll VTR. Sayang kantahan, dito lang yan sa Quaran Sing Along! Take it away, Dan! Go, Dan! Dan's the singer! Yeah! Nico, ano yan? Thank you so much, Dan, for that wonderful acoustic song. Thank you so much. Ayan. Okay, guys, ako promote na kayo. Yes po. Janine Berdin po on Instagram and Facebook. And syempre po, Himig 11th Edition. Malapit na po ang Grand Finals. Abangan niyo din ang performances sa ASAP natin to ng mga Himig entries. And speaking of ASAP natin to, maraming salamat sa lahat ng tumutok last Sunday. Thank you din po sa pag-trend. And makakasama ko din po for the first time ang aking Star Magic family. Maraming salamat po sa pag-welcome. News to ko yan ngayong Sabado po, 8:30 p.m. Abangan po natin! Yay! And ako naman, guys, yes. Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, TikTok, and YouTube, Daniel Aquino Delgado. Yoing.
Yes, ako naman po, pwede nyo rin pong i-follow Instagram, Twitter, Facebook, Anna Ramsey po yan, Tastianas po, meron po yan sa IG and Facebook, and of course, please follow me, thank you very much, and Kumu po, i-follow nyo po ako, may programa po ako dyan, every Monday and Saturday, 10 to 12 midnight, ang programa ko pong Session A, and subscribe on my YouTube channel! Yes, ako naman po, maraming salamat dahil maraming sumuporta sa akin sa first episode ko ng Kumu sa Scene Zone. So ang schedule ko po dyan ay every Tuesday and Saturday po, 9 to 10 p.m. para sa ating segment na Wild Confession po. Ayan po, sana marami ko po kayong makasama dyan. At follow niyo po ako sa Laika, Nico Natividad. At sa Instagram po, check niyo po ang Idens Linen. So kung naghanap kayo ng mga magagandang comforter, check niyo po yan. I sorry pahabol lang. Are you the babe streaming now when I want on TFC and KPX.ph. Yun guys. Yay! Yes. At syempre abangan niyo rin po ang teleserye namin this April na po, malapit na yan, ang Init sa Magdamag under by Star Creatives, at yun nga po, ang Pinoy Big Brother nalalapit na po ang Big Night, kaya suportahan po natin 'yan. Mm-hmm. At yes, yes. Yung mga audition natin sa Showtime versus po. Oy, nako! Yes. Siyempre, ang daming opportunities sa Showtime. Nako, sumali na kayo, guys! Malay nyo, ito na yung time na hinihintay nyo, ha? Sali na. And of course, ang ating mga social media accounts sa Showtime, Instagram, Facebook, and of course, subscribe kayo sa YouTube channel. Maraming salamat. See you ulit bukas sa pinamasayang online tambayan sa buong universe. Na para sa you, lalo sa inyo. This is Showtime! Showtime!